Hi, hello, good morning, good afternoon, good evening. So today, magpapatubo po tayo ng adenium from seeds. Okay? So babantayan po natin siya for the following, ewan ko kung ilang linggo to, pero hanggang sa lumaki siya. No? Pero tuturuan ko kayo kung paano. Kasi hindi, papakita ko lang sa inyo kung paano. Madali lang magpatubo na to. Ang kaso lang talagang mababa yung germination rate ng mga seeds. Pero itong pinagbilang ko, mataas daw yung germination rate or success rate nila. So malalaman natin. No, sa Shopee ko yung binili. Ayan. Okay, sabuksan muna natin siya. So ito po yung seeds. So dalawa lang. So isa lang muna ito itatanim natin. No, tapos dun sa packaging niya, mayroon pong instruction. Kung bibili kayo, sundin yung instruction. Ako kasi hindi ako nasunod sa ganito. Pero ayan, malalaman natin kung kailangan ko talaga sundin or effective yung gagawin ko, no? Okay, so buksan muna natin siya. So ito po siya, yung isang buto. No, ang gagawin natin, i-erect na natin sa lupa. Ayan. So yung lupa pong ginamit ko is garden soil, vermicast, coco peat, tsaka konting rice hull. Okay, so ang gagawin natin, lagay lang natin ito dito. Pahiga. Medyo ibaon natin ng konti. Binasa ko pala to. Medyo binasa ko na siya. No. So, tabo na lang natin ng konti. Konting-konti lang. Ayan. Nakita pa din natin siya, diba? Ayan. Tabo na natin siya ng konti. Wait. Ayan. Tapos babasain natin. Hala. Okay. So, lumabas ulit siya. Ayan, pero yan. Okay, so yun siya. Tatabunan natin siya. Ayan. So, iiwan ko na siya sa shaded area. Tapos, balik tayo after 1 week. Okay? Okay, so ito po yung ika-fourth day nitong adenium seed. So, dapat po after 1 week pa tayo mag-video ulit. Pero tumubo na kasi siya eh. No? So, ayan. So, ika-fourth day. Ayan na po yung changes na saka improvement. Okay? So, after 3 days ulit, balik tayo. No? Okay, so ito na po yung adenium natin after 14 days. No? So, 2 weeks old na po itong adenium. Sorry, dapat after 3 days eh, simula nung huling clip, ba? Diba? Kasi nakalimutan ko mag-film. So, sorry, pero ayan po siya. Ayan yung adenium natin at 14 days, no? After 2 weeks. No? So, malaki na siya. So, masasabi na po natin successful yung pagpapatubo natin ng buto ng adenium. Yung mga gantong kalaki, pwede na po itong i-repot. Kaso hindi pa po natin siya i-repot, no? Siguro after nitong YouTube video na to. Nahintay pa tayo ng 1 week siguro, no? Bago natin tapusin yung video. Tsaka po siya, tsaka ko po siya i-repot, no? Patagalin muna natin ng 1 week dito sa seedling bag. Pero ayan, okay na yan. So, ang ginawa ko lang po para mabuhay siya, everyday ang dilig, no? Tapos gentle lang, wag yung masyadong malakas yung pressure ng dilig, kasi mga unang araw niyan, no, yung mga nakaraan, kapag dinidilig ako, nagagalaw tong pinaka halaman niya. So minsan bumabagsak, so inaayos ko. So ang ginawa ko na lang, no, yung mga sumunod na dilig ko, dahan-dahan na lang, no, yung tubig para hindi siya nagagalaw. Pero yan, everyday po ang dilig, tas once a day lang. Na wala specific na oras yung dilig, basta nakita ko pong tuyo yung lupa, dinidiligan ko. Na, so ayan po siya, si baby adenium. So balik tayo after 1 week, no. Tingnan natin para maging yung video is 3 weeks, no. 3 weeks old yung adenium natin. No, tingnan lang natin yung progress niya. Okay, so next clip tayo. Okay, so ito na po yung adenium natin after 21 days. So 3 weeks na po ito, 3 weeks old, 3 week old. No. So yung huling clip kasi 'di ba parang apat na down lang. So nadagdagan lang siya ng isa. And tapos so may lakas ng ulan dito, kaya ayan, basa na naman siya. So pangalawang dilig na 'yan kasi gawa ng ulan. No. So ayan, basa na naman. Pero ayan po. So yun na yung adenium natin after 3 weeks or 21 days. So ayan pa lang. I-repot ko na po siya. Na pwede na yan eh. So doon ko napapatubuin para mas malaki na yung galawan ng ugat niya, no? Mas lumaki pa. Pero ayan. Ayan po yung adenium. 21 day old.
Na, tapos 'di ba dalawa 'yon, no? Yung sa pinakaunang clip ng video, dalawa yung buto ng adenium. So ito po yung isa. So tininim ko siya parang after 2 weeks nung una. So ayan na po siya, so buhay na. So iniintay ko na lang tumayo. Pero ayan. So magkaiba yung lupa na ginamit ko. So effective naman parehas. And so ito ang ginamit ko naman dito is garden soil lang tsaka ipa, rice hull, no. So ayan, so buhay naman siya. So ito po ay 1 week old, hindi pa siya natayo, no. Ayan, pero buhay na yan. So ayan siya. Pero ito talaga 21 days. Sorry. Ayan. So ayan, 21 days. Ayan. So ayun, so dito ko na siguro tatapusin yung mga pag-monitor natin, no, ng adenium. Siguro bigyan ko na lang kayo ng update after ilang buwan siguro, no, kung lumaki na ba siya. Pero ayan, so repot ko to. So intay ako ng 1 month, lalagyan ko siya ng fertilizer, na lagyan ko ng konting manure or osmocote, depende, no, depende sa mood ko kung ilalagay ka. Pero ayan na siya. Ayan na po yung adenium natin. So, successful. So, highly recommended or i-recommend ko po sa inyo yung maize garden seed. Tama ba? Check nyo na lang doon sa unang clip. Pero 100% po yung germination rate niya kasi dalawa lang eh. No, may kamahalan nga lang kasi dalawa lang yung buto. Pero, successful naman parehas. Kapag adenium ang bibilhin nyo. No, ayan. So, again, ang pagdidilig everyday, once a day lang po. Tapos gentle lang kasi nga baka matanggal. No? Kasi yung ugat niyan medyo matagal na tumubo. No? Medyo mahina yung kapit. So, ayun. So, ayun lang. So, pero kapag natanggal naman, mabubuhay naman yun. Ayusin nyo lang. Na tulad ng ginawa ko dito. Ano yun? Ba't may butas dun? No? So, ayun po. So, ganun po magpatubo ng adenium. So, ayan. Okay, so maraming salamat po. Thank you.